Isang dosenang personalities ang nakatakdang isuhan ng lookout order dahil sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at sa sinasabing middleman na si June Villamor. Ang nanguna raw sa krimen, sina suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at isa pang Bucor official na nagtatago ngayon. Magbabalita si Marlene Alcaide. For the murder of Percival Carag Mabasa, better known as Percy Lapid, we have charged Director General Gerald Kitaleg Bantag, DSO Ricardo Soriano Zulueta as principals by inducement. Ibinunyag na ng National Bureau of Investigation o NBI na si suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag ang mastermind sa pang-ambush sa komentaristang si Percy Lapid. Malinaw daw ang motibo ni Bantag sa utos na patayin si Lapid. It was continued expose by the latter of the issues against the former on his show, Lapid Fire. Sinampahan din na reklamong murder si Bucor Deputy Security Officer Ricardo Zulueta at 10 mga inmate. Inireklamo rin sila dahil sa pagpatay sa middleman sa krimen na si June Villamor. Sa joint press conference ng NBI, PNP, DOJ at DILG, idinetalye ang pagkakasunod-sunod ng utos para ipapatay sina Lapid at Villamor. Una, inutusan umano ni Bantag si Zulueta para lakarin ang pagpapatumba kay Lapid. Si Zulueta ang kumontak sa Iwahig Prison inmate na si Denver Mayores na katiwala raw ni Bantag. Si Mayores ang nagmistulang point person at kumausap sa mga commander ng mga gang sa Bilibid para sa planong pagpatay. Happy-go-lucky gang ang naging financier habang sa Sputnik nang galing ang gunman. Miyembro ng Sputnik ang middleman na si Villamor na kinausap ang isa pang middleman na si Christopher Bakoto para kunin ang gunman na si Joel Escorial. October 3, tinambangan si Lapid na kanyang ikinasawi. Makalipas ang 2 linggo, sumuko ang gunman na si Escorial. Kaya ipinatumba raw ni Zulueta si Villamor. Dumaan ulit ang utos kay Mayores papunta sa commander ng Sputnik na si Aldrin Galicia. Bumaba ang utos hanggang sa 4 na gang members na mismong pumatay at nagsupot ng ulo ni Villamor. Lumabas din sa investigasyon ng NBI na ilang beses hinarang sa Bucor ang request ng PNP na makuha si Villamor noong buhay pa siya. On October 17, 2022, the PNP already communicated with certain Bucor officials to secure the co-conspirator to their custody. The Bucor officials denied that there was anyone by that name within their facility. The receiving Bucor officials hesitated to even touch the request letter indicating that they would be killed if they entertained such a request. Bukod dito, may isa pang revelasyon tungkol sa mga katiwalian sa loob ng Bilibid. Yan ang dose-dose ng bangkay sa Eastern Funeral Service na partner funeral ng Bureau of Corrections. Dito dinadala ang bangkay ng mga nasawing inmates sa loob ng Bucor gaya ni June Villamor. Simula noong Disyembre ng nagdaang taon, umabot sa 176 ang mga labi na hindi kinuha ng kaanak. Bagay na ipinagtataka raw ng pamunuan ng punerarya. Kasi pag namatay po yan, pinapadala naman po ng sulat yan kung saan sila nanggaling. Ini-inform yung kamag-anak eh. Kung wala pa rin kukuha sa mga bangkay, 126 sa mga ito ang ililibing na ngayong buwan. Pinaiimbestigahan na ito ngayon ng DOJ. We want to know how all of these people died, the cause of death, and the circumstances surrounding their death. Para sa 1PH, Marlene Alcaide, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.